Hello everyone! Ako si Teacher Tel. Hatid namin sa inyo ang fun, educational at interactive lessons. Sabay-sabay tayong matuto sa online driving course na ito. Ngayon ang simula ng iyong best virtual driving experience. Makakasama ko rin ang inyong mga super barkadas. Si Jake, si Cha at si Super Chupel. Sila ang mga gagabay sa atin sa iba't ibang mga lessons. Hatid sa iyo ng app na ito. Tara! Sakay na kayo! Welcome to Chupel! Sakay na kayo! Halika na rito! Dito sa Chupel! Halina't matuto! Magandang araw mga Chuper Heroes! Ako po si Super Chuper. Tulad mo na narito para sa iyong pag-renew ng driver's license, araw-araw kong isinasabuso ang mga konsepto at pamamaraan na kapaloob sa road safety, road and traffic rules, special laws for light and heavy vehicles, special laws for motorcycle and tricycle, other regulations for holders ng PDL, at iba pang mahalagang impormasyon panungkol sa Land Transportation Code. Oops! Hihimayin natin ang lahat ng yan sa mga susunod na videos. We're here to learn together! Welcome to Chuper! What is up mga Dude Perry Chong? Hello Super Chuper! Nandito ako ngayon upang mag-renew ng aking driver's license. Matagal na ako nagmamaneho at alam kong isa na rin akong superhero katulad mo, Super Chuper, at ikaw na nanonood nito. Pero bakit ko nga ba ulit kailangan kunin ang kursong ito? Bakit mahalaga na muling sariwain ang impormasyon na iyong nabanggit? Magandang katanungan yan, Jake. Nang dahil sa mabilis na pag-unlad ng transportasyon sa ating bansa, layunin ng gobyerno na mas paigtingin at palawakin ang ating kaalaman sa prinsipyo ng pagmamaneho upang maiwasan o malimitahan ang mga di inaasahang kaganapan sa kalsada o tinatawag nating road crashes. Sa isang pagsusuri ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA noong 2017, 4 sa bawat 100,000 Pilipino ang namatay dahil sa road crashes sa Metro Manila. Ito ay sanhi ng hindi pagiging maingat sa pagmamaneho. Upang mas bigyang diin ang ating tungkulin bilang drivers, nararapat lamang na balikan natin ang road safety guidelines mula sa LTO at himay-himayin ang depenisyon ng courtesy, stress, at road rage. Ano nga ba ulit ang mga ito? Bilang isang lisensyadong driver at isang superhero, paano natin ito patuloy na maisa sa buhay? So paano? Ready ka na ba? Let's go! Unahin nating talakayin ang konsepto ng courtesy o kagandahang asal. Ang courtesy ay ang pagpapakita ng magalang o mabuting pag-uugali sa iyong pasahero, sa mga kapwa mo motorista, sa mga pedestrians, traffic enforcers, at sa iba pang nasa kalsada. Gayunpaman, may ilang pagkakataon na kailangan mong igiit ang iyong right of way o ihikayat ang iyong karapatan sa kalsada, sa disiplinado at kalmadong pamamaraan. Dahil dito, matutulungan mo ang iyong kapwa driver na matuto ng tamang pagsunod sa road safety. Ang ating disiplina bilang superhero drivers ay sumasaklaw sa parehong panloob at panlabas na aksyon. Una, ang self-discipline. Ang pangalawa, ang road discipline. Ang self-discipline ay ang kakayanan na kontrolin ang iyong sarili sa mga partikular na sitwasyon na hindi nangangailangan ng impluwensya ng ibang tao
sa kung ano ang iyong dapat gawin. Pinakamahalagang isa puso lagi ang doing the right thing o pagsunod sa kung alin ang tama at nararapat. Again, ang responsableng pagmamaneho ay hindi lamang para sa iyong sarili, kundi pati na rin sa iyong kapwa. Ang road discipline naman ay ang pag-alam at pagsunod sa mga batas trapiko, patakaran at regulasyon. Nabanggit mo super chuper ang stress. Sa tingin ko, kayang-kaya ko nang ipaliwanag yan. We acknowledge the fact na hindi sa lahat ng oras kalmado tayo sa daan. Isang sanhi nito ay ang stress. Ano nga ba ang ibig sabihin ng stress? Ang stress ay physical, mental o emosyonal na tensyon na ating nararanasan kapag tayo ay nasa sitwasyong nangangailangan ng agaran at patas na desisyon o aksyon. Sa isang pagsusuri ng Shell Oil Company noong 2018, napag-alaman na ang stress ay normal na nararanasan ng mga Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na pagmamaneho. Malinaw rin na ang pamilya ay may malaking papel sa pagiging stress ng isang driver. Bukod dito, ang mga driver na patungo sa trabaho ay nakararamdam ng higher stress levels kaysa sa mga pupunta sa ibang lugar. Ang ilan pa sa mga common causes of stress ay ang mga sumusunod: personal and family problems, heavy traffic, annoying and excessive horn or noisy mufflers, undisciplined and discourteous motorists, passengers, and pedestrians, malfunctioning traffic lights, improper pavement markings, improper parking, improper handling of traffic by law enforcers, detour or closing of roads, fake emergency vehicles, especially ambulances, incorrect headlights of oncoming vehicles, annoying tailgaters, unexplained sudden stop of vehicle in front, and right-of-way insistence. Wow! Ang galing mo, Jake! Grabe! Marami nga ang mga typical na sanhi ng stress. Bilang superhero driver, gagabayan ko kayo sa tamang pagdala nito. How do we properly handle stress nga ba? Kung ang iyong stress ay sanhi ng personal or family problem, ito ang mga maaari mong gawin. Ihinto at itabi ang iyong sasakyan. Huminga ng malalim. Habang nagbibilang ng paatras. Magpatugtog ng relaxing music tulad ng jazz, folk, at classic songs. Makakatulong kung iyong iiwasan ang mga musikang malakas ang bass. Kumain ng isang bagay na maaaring magpaluwag sa iyong tiyan. Sa ilan, nakakatulong ang pagkain upang mailabas ang emosyonal na presyon. Sa ilan naman, sapat na ang isang tasa ng kape. At huwag magmamaneho maliban kung ganap mong nasisiguro na kontrolado mo ang iyong emosyon. Naku. Tumawid siya sa maling tawiran. Madalas mo rin ba itong problema kapag ikaw ay nagmamaneho? Kung ang iyong stress ay dulot ng mga walang disiplina at pasaway ng mga motorista at pedestrian, makakatulong ang mga ito. Iwasang pumunta sa masisikip na lugar kung saan maraming dumadaang mga naglalakad o mga nagtitinda sa bangketa. Maging maalam sa pagtukoy ng mga walang disiplinang driver sa kalsada at iwasan sila hangga't maaari. Maging mapagkumbaba at mapagpasensya. Kung ang taong naglalakad ay wala sa tamang crosswalk, hayaan silang dumaan. O kung may ibang driver na nag-o-overtake sa iyong sasakyan, maging kalmado at hayaan na lamang sila. Sunod naman ay ang mabigat na traffic at bad road conditions. Sounds familiar? Ito ang mga maaari mong gawin. Keep an open mind. Panatilihin ng isang bukas na kaisipan panungkol sa mga paraan upang ma-schedule muli o ma-reroute ang iyong drive. Halimbawa, kapag alam mong mabigat ang traffic tuwing araw ng Linggo, maaaring ipagpaliban mo muna ang iyong biyahe. Manatiling kalmado. Ilan lamang sa kanila ang madaling magalit. Huwag nang maging isa pa sa kanila. Sa halip, mag-isip kung paano makawala sa traffic o isipin ito bilang isang pagkakataon na makinig sa iyong music or radio program. Smile! Libangin mo ang iyong sarili. Tumingin ka sa iyong kapaligiran. Mag-observe
at hanapin ng humor sa sitwasyon. Alamin ang mga lugar na itinuturing na flood-prone areas. Kapag maulan, sadyang iwasan ang mga rutang ito. Malaking bintahe kasi ang pagiging pamilyar sa kalsada, gamitin ito ng maigi. Take alternative routes. Huwag limitahan ang sarili sa pagdaan lamang sa mga kalsadang iyong nakasanayan na. Adjust your travel time. Hanggat maaari, huwag nang sumabay sa rush hour. Isang magandang ideya din ang pag-carpool o ang kasunduang magsama-sama sa iisang sasakyan ang isang grupo upang mabawasan ang dami ng sasakyan sa kalsada. May mga pagkakataon na mismong mga traffic law enforcers ang nagbibigay kontribusyon sa negatibong emosyon o stress nating mga drivers. Kapag ito ang nangyari, ito ang mga nararapat mong gawin. Magpakita ng paggalang sa kanila. Tulungan silang malutas ang issue sa pamamagitan ng pagmumungkahi sa halip na magreklamo. Be constructive and never be destructive. Ang iyong reklamo o pagmamasid ay may kaukulang tamang lugar at oras, hindi habang ikaw ay nasa likod ng manibela. Maraming tamang lugar kung saan maaari mong iparinig ang iyong mga hinaing, ngunit hindi ito sa kalsada. Ang ibang motorista ay mayroong dashboard cameras, habang ang iba naman ay mayroong mga smartphones. Maaari kang magkaroon ng isa sa mga ito at maaaring magamit ang mga ito sa tamang oras. Tandaan na ang bawat tao ay nakararanas ng stress. It's normal, dude, Perechong, na sa bawat individual kung paano ito dadalhin. Uulitin ko, mga ka-superheroes, bilang isang driver, meron kang malaking responsibilidad sa pagkontrol ng iyong emosyon dahil maaari itong makaapekto sa iyong pagmamaneho at malagay sa panganib ang mga tao sa iyong paligid. As a summary, ating inisa-isa ang depenisyon ng courtesy at disiplina sa sarili at sa daan. Nabanggit din natin ang iba't ibang sanhi ng stress at mga tips upang maiwasan natin ito while driving. We are almost done with the road safety lesson, superhero. Oops! Siyempre, susuriin natin ang mga natutunan mo. Jake, pasok! Unang tanong, ang courtesy ay pagpapakita ng magalang o mabuting pag-uugali sa iyong sarili at sa iyong kapwa driver. Oo o hindi? Kung ang sagot mo ay oo, aba oo, tama ka nga ka, Juper. Ang courtesy ay mahalagang elemento ng road safety. Pangalawang tanong, personal and family problems lamang ang sanhi ng stress. Oo o hindi? Kung ang sagot mo ay hindi, tumpak ka dyan, dude, Perechong. Bukod sa personal o family problems, marami pang ibang dahilan ng stress, tulad ng heavy traffic, annoying and excessive horn or noisy mufflers, undisciplined and discourteous motorists, passengers, and pedestrians. At marami pang iba! Superhero! Ang topic naman natin sa ating next lesson ay ang road rage, crashes, and breakdowns. Kaya, kita-kits!